Tatlo kaming binantaan. Dalawang ano. May tatlo kayo? Tatlo kami. Kamag-anak niyo po? Anak ko. So, naglalakad dito? Oo. Hindi siya tumatakbo, talagang hindi, lakad lang? Lakad lang, dalawa katao. Gaalala din kasi kami tatay na baka yung nangyari nga sa inyo na magbabantahan kayo dito, mamaya balikan kayo. Sa amin ba tayo? Gusto mo? Ha? Sa bahay? Hindi ako mapupwede. Mga Kalingap, magandang hapon sa lahat ng manonood natin dito sa ating platform, Facebook page, maging sa YouTube channel. Ngayong araw po ay bumalik tayo dito kay Tatay Conring para po kamustahin natin ulit. Sana nandito po siya ngayon. Ay, dito. Hindi sa tatay. Ay! Magandang hapon po! Kamusta kay Tay? Ay, saan po galing yan, Tay? Mga kawiyat. Oh. Diba, iatid ko doon sa panat. Wala yung... Ay, nagsibak po kayo ng kahoy? Hmm, po. Ay, galing naman ni tatay. Saan mo po ito pinagkukuha mga kahoy na ito? Ay, saan-saan? Ay, pinulot-pulot mo? Ay, hindi. Pinutol ko yan dyan sa bundok. Ah, tapos siya namang pinirapiraso mo? Po. Kailan ka pa nagsimulan yan tayo magpirapiraso ng ano na yan? Ay, matagal na. Naayang bagatimbo ng kahoy ko. Ay, ang dami pala dito ni tatay. O, ano? Po. Talagang panggatong ninyo yan. Panggatong at kung mag-uulan na hindi ako makahawon sa bundok. Grabe. Nakakaahon ka pa pala tayo sa bundok? Naahon ako. Wala man mautusan. Walang maaasahan na iba. No? Dito ka tayo, mainit. Kamusta naman po ikaw nitong nakarang araw? Kamusta, malayan. Okay naman? Okay naman. Kamusta po yung mga alaga mong manok tayo? Ay. Ha? Na, yung iba nagkawarala. Bakit po? Huwag ko, kunapa. Hindi kaya may nagkuha ng mga alaga mo? Ay, wala. Yung kung tao, hindi pwede yan. Sila magkuha dyan. Bakit po kaya nawala? Ibig sabihin, siguro, kung saan saan lang napunta. Oo, kung saan dyan. Na, siguro nakakuha ng bayawa. Kumusta po kayo ng mga anak nyo? Yung ano nyo? Nakausap ko pa siya na isa. Kailan niyo po nakausap yung anak niyong isa? Yung magpunta dyan, nagatid nung hero. Kailan niyo po nakausap, Tay? Nung pagkatapos namin pumunta dito? Po. Nung kamusta daw po? Anong napag-usapan ninyo? Ay, isa pa lang ang nakausap ko. Ano pong sabi nila ng anak mo? Wala naman, bas lang. Pakpatuloy mo daw ang kwan. Ibig sabihin ko po, Tay, nung nakausap niyo po yung anak ninyo, okay naman kayo? Po. Okay, yun ang maganda tayo, yung okay kayo ng anak ninyo. Ano? Sabi nga nung naroon na mga anak ko sa Bicol, kung mayroon magpipindi, pupunta dito at kakausapin bakit pipindi yun. May kung na, makakatulong sila. Kaya, yan, buong pag-asa ko. Eh, parang nanibago ako sa buko. Dati ba nakasombrero si tatay? Hindi ko napansin. Pero palagi ka nakasombrero. Kaya pala parang nanibago ko sa tsura ni tatay kasi parang medyo mas malinis si tatay tingnan. Pero tay, nung nakaraan na nabanggit mo sa akin dito, yung napag-usapan natin tungkol dun sa nagbabanta sa'yo dito sa bahay mo. Yun ba tatay, may matanong ko sa'yo. Yun ba, unang beses pa lang nangyari yun? Oo. Isang beses lang nangyari yun. Oo. Sa tagal mong nanirahan dito. Oo. Ayaw ko naman kayang sabihin. Mahirap na wala tayong... O, alam ko ba? May nag-comment nga sa atin. Si tatay may gustong sabihin sa atin pero siyempre may camera. Kaya pwede natin niyang kausapin si tatay nang walang camera tungkol dito para malaman din natin. Tatay, okay, willing ka ba na i-share sa amin para at least kahit paano alam namin? Hindi man lang pagka walang camera. Okay po tatay. O, mahirap kasi magsalita kapag meron. Kasi may nag-comment nga. Mayroon si tatay sa inyo gustong sabihin kaso di niya lang masabi kasi nga may ganyan. Kaya mamaya after nito ako usapin din natin si tatay. Ano tatay? Pwede. Okay. Dito tayo? Nagtanghalian ka na po ba? Po. Ha? Po. Kapag tatay pumunta ka po doon kala na iglesia, wala naman sa iyo yung ibang sinasabi? Wala man. Wala naman. Mabait naman sila sa inyo. Po. Gusto nga ako doon na magtira at wala diyan yung asawa. Opo. Ay sabi ko ayaw ko. Ayaw ko at yung mga ayop ko man dito. May mga alaga kayo. Oo. Eh, nag-aalala din kasi kami tatay na baka yung nangyari nga sa inyo na pinagbabantahan kayo dito, mamaya balikan kayo. Kaya nagsasuggest din sila ng ganun.
Siguro. Sa amin ba tayo gusto mo? Ha? Sa bahay? Hindi ako mapupwede. Hindi ka pwede. Hindi. Okay, kasi tayo naman nag-ano lang tayo kasi yun nga, mamaya eh yung banta-banta na ganun kay tatay, eh kung anong mangyari sa kanya. Eh ayaw naman niya sa mga anak. Ay, ayaw ko. Pagka tumira ako sa isang anak, magagalit na naman yung iba. Kaya nag-iiwas na lang ako. Hindi bali ako magsulo. Hindi po. Tatay, nung sinabi mo sa akin yun na nangyari na may taong nagpunta sa iyo dito, na dalawang tao, di ba nabanggit mo sa akin na pinunit-punit yung mga damit mo, may pinakita ka nga sa akin na isa. Yan. Ito. Umpo. Ilang ganto po ba yung sinira sa inyo? Yan man lang. Ah, ito lang. Umpo. Bakit daw po nila ginawa yun na po. Ano pong gusto nilang ano na sisirain nila daw ito? Bakit po? Ano pong... Awan at piglabahan ko yan nung magligo ako, inana po, wala na, nakita ko ito, nakasabit dyan sa bato. Sabi ko, damit ko ito, parang sinira-sira ng itak, ganun. Oo, itak talaga. Saan dyan. Okay. Tay, ituloy natin yung ano mo sa akin noong nakaraan. Nasabi mo, nung nagsabi sa iyo yung dalawang lalaki dito, tay, yun po bang time na yun, eh, nung nagtumagal ba yung pag-uusap ninyo nun? Eh, hindi man kami, hindi ko man nga nakausap. Basta nagsabi sa akin na kung hindi ako aalis, papatayin. Tapos after po ninyang sabihin yun, ano pong ginawa niya? Nag-alis na. Lakad lang talagang parang normal lang? Oo, lakad. Pero kung nagsuot dyan. Ano po, nakita nyo pa na naglalakad dito? Oo. Hindi siya tumatakbo, talagang hindi, lakad lang? Lakad lang, dalawa ka tao. Grabe po, ano, parang ano kasi ito, kasi alam natin yung mga ganito bagay. Kasi kung ganun po yung nangyari, parang komportabling-komportable sila, di ba? Na hindi naman sila tumakbo. Talagang lumalakad lang sila. Oo, may sa nakita nyo ba may takip yung mukha nila? Wala naman. Wala naman. Pero kung nagsuot dyan, patay siya. Sasalapangin ko. Kasi... Nagkuha akong salapangay. Bakit tayo naisipan nyo naman na ganun? Ay, yan na nga ang sabi. Kung baga, depensahan nyo yung sarili. Ayun. Nakanda. Mayroon ako dyan pang palo sa kanilang kadina. Pero tay, mahina naman na kayo kung sila ay malalakas pa, ano ay, naman magiging laban ninyo? Hindi pa yan nga po pwede sa akin. Maano pa si tatay ata, matikas pa si tatay. Baka naman tatay ikaw ay nagiging kalahating katawang mong paggabi. Hindi pa yan nila. Kumbaga, kaya siguro si tatay ay komportable na hindi siya alis dito. Hindi kasi ako. Siguro eh, ano, kaya niyang depensahan siguro yung sarili niya. Ay, kaya ganun. Kaya ko yan. Pagka ko kinibo nila, ay matitikman nila. Hindi ako dito alis. Mas matakot doon sa tinirang ko nga. Hindi ako nagalis. Dito pa kaya ano? Ay, dito na nag... Dito na mga inanakang anak ko yan. Dito na naglaki, dito na nag-asawa. Tatay, yung anak mo na naandi dito, ilan po sila ulit? Dalawa dyan. Tatlo. May lima, ganyan, mahigit. Ah, wala. Wala naman, mga apat, lima, ganyan. Oo, apat. Apat. Isa pa lang dun yung nakakausap ninyo. Oo, isa pa lang. Yung, sa tatlo na yun, hindi nyo pa malang, hindi malang sila pumunta hindi, dito? Sabi ko nga doon sa nakausap ko, magpunta dito. Papuntahin dito. At hindi ako lakad ng malayo at natutumba ko, yan ang kuhan sabi, papapuntahin. Kung hindi naman daw pumunta, malaman ko dyan sa anak niya. Mm-mm. Kaya hindi pa man ako napunta dyan. Okay. So, sige tay, ngayon nagpunta kami dito kasi nga gusto namin ikaw alukin kung gusto mong lumipat sa amin, pansamantala. Kaso nga sabi mo may mga alaga ka kasi dito. Mm-hmm. Kala Nanay Glaysa, kinausap din namin kaso ayaw mo din naman doon. Kasi kami lang naman eh, nag-iisip lang kami na kung saan ka medyo safe. Kasi nga, ayaw namin na mangyari ulit yung ganun. Magkaroon kayo ng ano. Pero ikaw, komportable ka naman po siguro sa nakikita namin. Panatag si tatay yung loob niya na kaya niya naman sigurong nga depensa yung sarili niya. Kaso nga lang, si tatay medyo, sa tingin ko, medyo may edad na rin. Pero si tatay po masusunod dito. Tayo magbibigay lang tayo ng suggestion kay tatay. Okay. Tatlo kaming binantaan. Dalawang anak. May tatlo kayo? Tatlo kami. May ganun? Sino po yung ibang binantaan dito? Naroon sa Bambay.
Kamag-anak niyo po? Anak ko mismo. Tatlo kami. Ah, kaya oras ikaw na... tapos dalawang anak mo? Oo. Ang binantaan? Oo. Eh grabe, hindi lang pala si tatay. Ay, hindi tatlo lang pala sila. Kaya basta mayroong kinibo dito sa amin. Anak mo po, anong nasabi sa iyo? Anong ginawa sa kanila naman? Ay, noon pa yan. Ganon din, pinuntahan din? Oo. Hindi man nakakuan, matagal na yan na binantaan. Ako lang ang ka. Ito, ikaw lang yung pinakahuli. Oo. Kumbaga, ikaw yung pinakang bago na binantaan. Grabe, ano kayang galit po nung tao na yun sa inyo? May galit ba sa inyo, tay? Simula noon pa? Hindi kami nag-aaway. Binaya daw kami. Binayad na, ganon? Oo, binayad daw kami patayin. Ang rason ko kung kaya. Tikman. Grabe si tatay. Malakas ang loob ni tatay. Basta ng rason ko, hindi ako nakikialam. Kaya hindi ko yan inaalis at kung mapatay ko man siya, may ebidensya ko. Sino talaga naman tayo nagsabi sa inyo, ibinayad kayo na ganyan? Dami dyan nagsasabi. Inyong sabi sa inyo na reason bakit kayo pinagbabantahan ng ganyan. Parang sa pelikula ko lang ito napapanood, yung mga big time na mga congressman, mga ganyan, mga ano, binabayad. Pero sila tatay, normal na tao lang po ito. Wala naman mahihita dito kala tatay. Ang meron si tatay, mga kahoy. Mga kahoy, yun. Yan, mga rami. Makata, ito yung gustong kunin sa inyo. Yung mga kahoy ninyo. Kung walang gigagatong. Mga panggatong, bibigyan naman kayo ni tatay ng panggatong kung gusto nyo. Yan nga, sabi ko, huwag kang magkuha ng kahoy dyan at ang panggatong dyan sa nyugan at maigi kung naanyang asawa. Kaya ako nag-aatid ng kahoy. Aron nga, nakatimbo na naman yung atid ko. Grabe. Dito kasi mga kalingap, tinan natin ito bahay. Ay, kasi sa ilalim. Hira na yan. Mayroong suutan dito sa ilalim. Ayan, may suutan dito. May nangyari na nga dito dati kay tatay na may sumuot din dito na tao na may lumapit kasi sa kanyang babae na hihingi ng tulong. At dito sumuot naman yung lalaki yata dito sa ilalim. Yan dyan. Kasi may silong kasi yung bahay niya. Kaya dito ni tatay sinasabing pumunta yung nagbanta sa kanya. Itong likod ng bahay niya, sa ilog yan tatay, ano? Galing sa ilog yung tubig. Kaya kailangan may taas yung bahay kasi aabutin din siya ng tubig. Ito tay, bahay mo na ito. Gano'ng nakatagal? Ay, matagal na ito. Yung buhay pa yung asawa ko bago ako pinalipat. Ang gawa nito yung anak kong bunso, si Junior. Ah, ipinagawa naman pala kayo no ng bahay ng anak ninyo. Oo, ngayon hindi masikaso at dami ang trabaho. Madaming trabaho talaga ang mga anak ninyo. Sila din po nagsasabi sa amin, tsaka nung pumunta po yung mga anak niyo tatay sa bahay, doon ko po nakita na yung talagang itsura nila, yung alam niyo po yung parang pagod na pagod sa trabaho. Ay, talaga. Kaya nga sabi ko, ako na lang magsabi kay tatay na sana maunawaan niya kung bakit hindi basta-basta nakakaputa yung mga anak kasi madaling araw pa lang, trabaho na. Ay, madilim pa yan. Gabi, uuwi ng bahay, pagod na. Maski anak kong babae, maski anong trabaho, papagara doon. Kaya nga sila tatay sa amin nakiusap na baka pwedeng puntahan ka namin, bisitahin, para kahit paano, makatulong daw kami sa iyo. Tulungan ka namin kasi sila, parang halos wala ng kakayahan na makatulong sa iyo. Dahil sa hirap lang din ang buhay nila. Kaya nakiusap po sila. Kaya nga kami naman, ang team ko, si Ranz, tapos si Mrs. Talagang nagdesisyon kami na wala pong problema kahit na nakatanggap ako noon ng medyo pagbabanta sa nangyari noon sa ano, okay lang, pabalik pa rin po kami sa inyo kasi lumapit naman sila at humingi ng tulong. Sino ba naman po kami na pag humingi ng tulong ay pagbuksan, syempre, at puntahan ulit namin kayo. No tatay, sabot na makakain namin, tutulong po kami sa inyo. Ngayon tatay, may mga dala kami dyan na lutuin, ganyan, pang araw-araw ninyo. Pero dadalhin ko na po yan kala Nanay Glaysa. Ano? Balak. At kakausapin ko po ulit sila ngayon na ako magpo-provide. Iko-continue ko yung pagdala ng bigas, mga pagkain nyo. Doon kayo kakain, ano, para hindi kayo mailang, ha? Kasi baka si tatay mailang na isipin niya, wala naman ako ambag dito, may kikain ako. Para hindi ka mahiya, ano? Dahil sila willing naman na pag nagluto, idami-damihan na para kasakop ka na. Ay, firming sakop ako dyan. Para hindi ka pumailang, ano? Umpo. Kung pwedeng sabay-sabay kayo at wala si Tatay Budoy, pagka, di sabay-sabay kayo kakain. Pagka wala dyan,
hindi man ako nakain. Gusto ko sarabay kami. Sabay-sabay, ano? Tama yun. Ano, tatay? Sige. Ngayon, didiretso ako doon after natin dito. Pero gusto ko sabihin mo sa akin muna nang walang camera yung nangyari na yun, ano? Okay. After nitong vlog natin na ito, gusto ko malaman din kay tatay para may idea din tayo. Anytime na ano, kahit paano may alam tayo sa nangyari dito. Okay. Tay, mga tanong ko lang pala. Okay lang po ba itong mga manok nyo? Kagaya niya na nawawalan kayo. Okay lang ba na pag-alagala ng ganyan? Wala mo na po babaw niya. Kasi sayang naman po yung ano, sayang naman po yung pag-alaga nyo. Nung maglipat ako dito, may igit 100 manok ko. Eh sayang naman tay, kung mawawala lang yung pinaghirapan nyo. Eh pwedeng ibenta, pwedeng pang-ulam. Yan, binibenta ko nga yung iba. Nung kailangan pala namin tayo ng native, dito na kami sa'yo pupunta, bibili kami dito. Ay, maski hindi mo bilhin. Bibili namin sa'yo tayo para pang ano mo din, siyempre. O kaya, meron na tayo dito kay tatay. Yung mga taga-Kapalong ganyan, baka may naghahanap ng native na pang-ulam, huwag nyo lang kukunin. Siyempre, bilhin ninyo kay tatay. Ano? Kasi may mga alaga si tatay na native dito, napakasarap nga naman talaga ng manok na native. Okay, bilibo kay tatay kasi... Nakakapagsibak pa siya, nakatungkod na, nakakapagsibak pa, nakakapag-alaga pa ng mga manok. Grabe, kahit mag-solo lang siya dito sa tinitira niya na ito. Ang may manok pa dito tayo? Po, naglalimlim, dalawa pa kayo ayan. Ay, dalawa ito? Po. Grabe, galing ni tatay mag-alaga pala ng manok. Ayan o. Tapos mayroon pa saan pa tayong isa? Ayan. Dito, dito? Po. Grabe, may ano naman yan tayo, para mahina naman ay, ano? Po. Yan bagang ni manok dyan. Si Budoy, sa akin ang galing. Sabi nga po nila, binigyan mo daw sila. Binigyan kaya nga sabi ko po sa kanila, paramihin naman nila, kagaya ng ginagawa mo. Ayun. Diba? Kasi balang yan araw magpapakinabangan. Sabi ko sa kanila, paramihin na yan ninyo. Dami, mga anak ko, apo ko, binirigyan ko, pinabarayaan. Ay, ganun. Binigyan kong 3 manok na malalaki na. Pinabayaan lang. Pinabayaan. Kumbaga hindi pinahalagaan yung binigay ninyo. Ay, ano? Eh, kayo nga. Talagang inaalagaan yung, ninyo. Doon, mayroon pa akong manok sa ubang. Ibinigay ko na lang kay Junior. Ay, gusto ko kalat-kalat. Doon kay Anto, binigyan ko. Ay, ayaw kong magdamot niya. Manok lang yan. Tsaka tay, kapag gano'n na nagbibigay ka, syempre, yung nasa taas, nakikita niya. Kahit anong simpleng bagay man yan, siya nang bahala sa inyo yan magbalik, di ba? Kahit hindi ka man mag-expect ng kapalit, alam niya po yan ay, no? Hindi ako. Siyang bahala talaga dyan. Basta ang binibigay ko yan. Sabi nga, sa uli, anin ko ka ako, manok manan na ito, kung gusto akong magkarni. Nung buhay pa nga yung asawa ko, sawa kaming karning manok. Kayong dalawang mag-isawa. Ay, yung mga anak ko. Pati, okay, yung mga anak mo, nasa poder mo pa noon. Po. Talagang pinasawa mo sila sa mga manok. Manok, isda, karning, baboy. Ay, wala. Ibig sabihin, hindi nyo sila pinabayaan sa pagkain. Hindi. Kaya naging nanakita kung hindi man lang dito nasiri po. Nadalaw. Nabibigyan kayo ng oras kahit kunti. Kasi nung bata sila, talagang binusubmute din talaga sila sa... Kaya sabi ko, maski isang subong ninakawan, di ko sila pinakain at gusto ko malinis ang kwan. Tama yun. Ipapakain ko sa kanila. Hindi mo ma-attemptay na ipakain pag, na galing sa ano, no? Pagkasal, wala. Hindi sila masabing, ipinangutang ko silang magbayad pagkakasal. Mga kasal ba nila tayo, ikaw sumagot? Oo. Grabe. Yung magulang ko hindi makatulong sa akin at operado. Yung bianan ko nag-iirap. Di ko talaga. Sa akin lahat yan. Grabe si tatay. Ay, susan, sakripisyo ko dyan sa mga anak ko yan. Para lang makasal. Oo. Ano? Wala. Na dapat kumbaga, kahit paano, sa kanila na dapat yun kasi may pamilya na sila Ay, hindi. Pero sagot mo pa rin. Sagot ko yan. Grabe. Ako hindi nagbubutog ng kwan. Basta yung sinabi ko yan, talagang totoo yan. Kaya pala medyo sumasama yung loob ninyo. Ay, na hindi kayo nagdadalaw man lang, ano? Oo. Okay, yamo tayo, malay mo soon, mabisita ka din ng 3 mo pang anak na nandito. Ano? Malay mo, magkaroon sila ng oras na maisipan nila, ipuin sila ni God na dalawin nyo yung tatay nyo, di ba? Ganun lang, pagpasa Diyos lang natin lagi, ano, pag-pray lang natin. Okay, tay? Sa ngayon tayo, pupunta kami doon kang Nanay Glaze, ha? Kausap muna pala kita at ihatid ko yung mga dala ko, ano? Para di ka po mahiya, ano? Nakakain ka doon. Sige, maraming salamat po ulit, Marcos TV Channel. Salamat sa sumuporta sa video ni tatay. At God bless po sa lahat. Tutuloy natin tulong kay tatay. God bless po.